Mga Pops, mahilig ba kayo sa fast food? Baka isa rin kayo sa napakamot ang ulo dahil limitado o kaya'y unavailable ang inyong paboritong fries o burger. Epekto raw yan ng krisis sa supply sa world market. Magbabalita si Shyla Francisco. Higit isang buwan ng limitado ang ibinibentang fries sa fast food na ito. Kaya ang ilan nilang suki, napapatanong na. Bakit nagkakaroon shortage sa fries, di ba? Na yun yung kahit mga bata, yun yung gustong-gusto. Na yung, syempre, fries, lalo yung mga kids natin. Bakit nawawala ng fries? Paliwanag ng McDonald's Philippines, hindi muna available ang medium at large fries dahil sa global freight crisis. Sa ngayon, tiis-tiis muna sa ganitong size dahil bukod dito, ilan pang fast food chains at restaurants ang nahihirapan sa pag-angkat ng patatas. Pero maging sa ibang supply ng pagkain ay problemado din sila sa pagkuha at pag-angkat. Ang cafe na ito, nag-abisong posibleng mahirapang makabili ng per box na ensaymada ang kanilang mga suki dahil sa global crisis sa raw materials. Pansamantala namang nagtigil operasyon ang isang donut place habang naghihintay ng harina mula US. May abiso ring supply shortage ng chicken oil ang isang branch ng isang restaurant. Out of stock naman ang patty ng isang sikat na bilihin ng burger. Ang ilan nilang burger, nagmahal na ng 7 pesos. Paliwanag ng Resto PH, bukod sa pandemya, natatagalan din ang dating ng supply mula sa ibang bansa dahil sa tensyon sa Russia at Ukraine. Globally, there's enough food supply to feed everyone. But the problem is distribution in some countries. No? In, like I said, fuel prices, conflicts in Ukraine, global shipping crisis, that plays a large part in getting products on to you. 16 na bansa na ang hindi nag-e-export ng kanilang produkto gaya ng trigo, mantika, asukal, beef at patatas sa takot na mawalan ng supply. Nanginiwagan tayo kasi dapat tuloy-tuloy yung merkado, yung global trade natin. Otherwise talagang ito yung nagpapakita na itong nagbabadya na food crisis. Nahihirapan din ang mga nag-aalaga ng manok dahil sa mahal na patuka, kaya maliit na ang naibibenta sa merkado. Inihahanda na ng ahensya mga rekomendasyon para masolusyonan ng susunod na administrasyon ang mga problema. Para sa 1PH, Shyla Francisco, News 5.